Which is yun yung medyo nakulangan sila nung games 1 and 2. So sabi nila dito, sige, punuan natin ng setup. Andiyan naman si Benny Cutie. Naka-Beatrix naman siya. So early game, masasabi natin na meron siyang kits or kakayahan with those, yung mga barrel na meron siya. Nandiyan yung Renner, nandiyan yung Wesker. I'm not sure kung gagamitin niya dito. Pero yun yung nakakamiss din eh, no? Nakakamiss din yung Wesker, no? Pero sa ngayon, ang madalas nating nakikita, kung hindi yung Sniper, yung dalawa, yung Nibiru, tsaka yung Bennett. Nga pala. At saka ito, sa isa rin sa nakita natin, by the way, Cardis is using the Concussive Blast and majority ng mga players naman ng Blacklist International is on the agility. So that is 4% in terms of movement speed. So may kita natin na probably na magkakaroon ng early rotation pagdating doon sa may XP laners dahil mabilis mag-clear namin yung wave. So parang sunduan at dahil doon din naman magsuspon yung ating first turtle of the game. At ang napaka-importante din ng first turtle na to, no, kanina napansin natin yung team na nakakuha ng 3 turtles ay nagkaroon ng magandang paghawak in the early game. At umabot man ang napakatagal ang ating game number 2 ay naging malaking tulong ang mga early turtles in terms of the snowball factor na makikita natin between these two teams. At ngayon, tahimik ang ating laro. Nag-aabang ng chance sa dito sa Sensui at Renege, pero maganda rin ang depensa ng Echo. Yun nga eh, no? Tahimik lamang ang paggalaw ng Echo at Black International, pero maagang pagpuesto ang gagawin ng Blacklist against Echo. Sisilip na si Corky, si level 4 na rin naman para sa jumper natin. Habang sabay bandang gitna, clear wave para kay Yue at Yawi. Hindi sila magli-level 4. Pero si Edward ay nandito, gagamitin yung kanyang Bravest Fighter. Pupuruhan talaga ito si Corky, si tinamaan ng tatlo. Meron siyang heavy spin na available. Sandboard? Pero di so tatlo ang kanyang tinamaan. Pero nether round naman ang pangsagot ng Blacklist International. Habang nether round din, papawi naman ang Echo at Card Easy. Ang makakuha ng unang 30 ng ating game. Kasama pa si Edward sa laban na yun. Grabe yung crowd control doon, men. Biruin mo, hindi ka makagalaw kasi iniipit ka. Kahit naka-Bravest Fighter, hindi na nakachansa. Tsaka if ever man makatakas doon ng Blacklist International, meron parang Spectre State after that Netherrealm. So, meron pang millisecond na masastan ka. So, for Echo lamang sila ngayon, 1.1 kaya gold lead. Pero makikita natin that for Blacklist International, talagang dinindepensahan din nila dito yung mga jungle from Sensui. Same goes with the Sanji and even Yawi. 1K gold lead agad para sa Echo. Napakabilis ng pag-generate ng gold lead. And mukhang nakikita na nga natin yung mga early signs ng possible Echo Express run mula sa Echo in this game number 3. Pero mukhang wala pa namang big rotations going towards the gold lane. At mauuna pa nga ang Blacklist. Yun nga, tatlo kagad mula sa Blacklist ang nakapwesto dun sa may bandang itaas. And Yawi naman, nakakatunog din siya eh. Kailangan na... Medyo nakapaligid din ako dito kay Benny Cutie. Pero sabi nila, sige, kapit ka lang muna dyan sa Torre, Benny. Kami na muna bahala dito sa may bandang oh, itaas. Tyrant's Revenge, Circling Eagle ay nagamit na nga rin ni Rene J. And this time, eh, kakalas muna ang magkabilang kubunan. Medyo kinabahan ako doon, ha? Akala ko, GG na niya eh. Parang biglang diretso nga set. Pero kalmado muna na ang mga players dito for both teams. And even for Echo, minamaintain lang nila yung kanilang kalamangan. So makapansin din natin na even for Yue, ay medyo nakaback siya ng konti para hindi maagaw ni Sanji yung kanyang Netherrealm. Ayun o, nakaabang. Tapos hindi din siya nagpo-forward. Kasi if ever na makuha dito ni Sanji yung Netherrealm, pipilitin lang ng Echo na ma-proc muna para sila yung merong advantage. Ayan, nakuha. Ayun na, nakuha. Oh, kumbaga may advantage na nga rin talaga ang Echo with the setups, with the Netherrealm as well. Oheb, half HP. Pero nandiyan naman si Rene J. At mukhang magkakaroon lang tayo ng trade-off dito. Noy, naka-Beret's Rage, ha? Itong si Benny Cutie. And this time, ang buong kupunan ng Echo ay babalik doon sa kanilang plano na simulan yung second turtle ng ating game. Carl Easy at Sensui, nagkakitaan na nga rin. At ngayon, sisimulan na ng Blacklist at Echo ang turtle. Yawi going in, nakahanap ng isa! Tyrant's Revenge, Tyrant's Jane, nandun din yung Renner Shapati, pero hindi sapat yung damage. Yung Heavy Spirit na gamit na rin dito ni Carl Easy, reset para sa pangalawang pagong. Habang si Sensui lumapit, wala siyang dash, ha? And then may dash out pala siya. Sakto na pagka, ano, sabi niya, hindi, oops, meron. In and out pala. Pero Echo ngayon ang una makakaposisyon. Habang ang ginagawa muna ng Blacklist International is patatabain si Oheb doon sa may bottom lane. So still 1.1, 1K gold lead for Echo. Good trade para dito sa side ng Blacklist. Nakat ang lead ng Echo mula 1-2 to 900. Pinakain pa si Oheb. That did give out the turtle for Echo. Dalawang turtle na ang nasa kamay ng mga orcas at binabantayan pa rin ni Yawi si Benny Cutie. Yeah, 5 minutes na rin ang nakalipas at hindi na maximize yung mga energy shields ng ating magkabilang gold laner.
again, maganda yung ginagawa dito ng Echo at Blacklist International. Nag-iingat lang sila dahil alam nila yung mga power spikes nitong mga teams na to and yung win condition din ng Echo na kung saan, kapag naipit ka dun sa mga setup na meron sila, lalo na yung itong si Oheb na, by the way, naka-purify ha? Oo, kaya kanina nung naka-flicker out din si Edward, by the way, umalis na siya agad. Pero wait lang, sa top lane, si Edward yata ay... delikado, but still, disciplined pa rin ang ating mga players, even for the players of Blacklist International. So parang chinichempohan lang muna nila kung saan nga bang lane mas maganda, but they are really focused on giving Oheb the space. Kaya naman 3.7k gold na dito ang Bruno. Ang talino din ang ginawa ni Edward doon, expending the bravest fighter para makapag-wave clear at magkaroon ng crowd control immunity. Meanwhile, si Sanford forced to give out his turret doon sa may bandang ibaba. More control for Blacklist bandang south side ng mapa. At ngayon, mid lane naman ata ang punteriya ng Blacklist. That's one turret down on the hands of Echo. Bukang turrets naman ang gusto ng Blacklist. Okay, set up. Hindi ibabato ni Yawi yung kanyang Tyrant's Revenge. Pero si Owe ba? Nanganganib ata siya rito. Sanji, nandun yung pokes. Charge yung Tyrant's Yawi! Revenge. Pero walang aabutan. Owe dito ay naka-purify. So medyo nagdadarong isip din ng Echo na siya ay ibigyan. Dahil nga naman doon sa kit na meron siya. Pero yung turtle ay mabubuhay na nga rin in 5 seconds. Pero purple muna daw sabi dito ng Echo. Tsaka if ever man na medyo mapalalim yung talong dito ng Kufra. Si Yuen naka-ready din. Nakita natin na meron siya itong Stampede if ever. Pero iba ang unang tatalon. Take note na wala na ang isa sa mga pwedeng pang set up from Echo, which is yung penalty zone dito ni Sanford. At ipupull na rin ng Echo ang third turtle of the game. Mukhang makakalibre na naman ang pagong ang Echo. Pero makaka-turnit naman si Oheb sa itaas. Turret for turtle ang laging nagiging trade-off ng Blacklist. Yeah, hindi sila pumapayag na walang bawi every time na kukuha ng objective dito ang Echo. And maganda yon para sa Blacklist International. And mas maganda kasi si Oheb ang nakakakuha nun. Alam natin kapag naka-early snowball itong isang Bruno, eh kahit sino sa mga members dito ng Echo ay pwedeng malambot talaga. Three items pa lang eh, no? Yep. Oh, at saka kung mapapansin nyo, parang nasa cycle lang din yung dalawang teams natin. For Echo, parang lima sila pumupunta pag rinig dun sa turtle objective. Yung pala, yung Blacklist, magpapakita sila saglit, pero pinapataba pala nila si Oheb sa mga ibang lanes. So may kita natin yun, first item, core item rather for Cartesi is yung Blade Armor. Even for Edward, meron siyang Blade Armor. So, kanya-kanyang mag-zone na to para sa mga tank heroes for both teams. At mukhang magpupush na dito ang Echo. Edward with the bravest fighter to clear out. Yawi nagse-stretching pero hindi nila itutuloy ang engage. Wala pa rin makukuha ang Torre sa may bandang mid lane. At magkakapalitan lang around the map. A 500 gold lead for Echo. Hindi na to gumalaw. It's still anybody's game. 8 minutes in. Ang ganda ng zone na ginawa ng Echo doon at ibibitaw na or bibitawan na ng Blacklist International itong bottom lane. Pero may mga pagsilip din silang ginagawa. At least kahit papano, mararamdaman pa rin natin na ang Blacklist International, if ever man na mag-engage dito ang Echo, makakapalag at makakapalag sila. Tsaka sila naman ngayon nagbibigay ng space for Benny QT. So nakita natin yung triangular formation from Sanji and Yawi para lang talaga ma-secure yung Torre doon sa may bottom lane. So na-assess na nila na, okay, hindi muna nag-team fight. Mm-mm. Parang pinapataba muna si Oheb. And speaking of Oheb, 6.3k gold para dito sa ating laban ng Benny QT is 5.6. So parang inaantay ngayon ng Echo is maging activated na rin ang isang bagyo para pwede na lang isama doon sa teamfight. Ang pinagkaiba naman ng Beatrix sa isang Bruno ay may mas madaming AOE damage na biglaan ang isang Beatrix. Pero yung Bruno kapag na-chani ka ng mga 2 times, mga 3 times, ay doon ka na talaga mapapa-aray. Especially with the Mecha Legs passive na sa tingin ko pag full stack ay kahit sino kaya talagang paarayin. And the moment the Malefic Roar is unlocked, kailangan na talagang bantayan si Oheb in this game. Lord ngayon ay isasayaw na ni Carl TZ and Sensui. May lamang sa XP ang jungler ng Echo. And hawak din ng Echo dito yung Nether Realm na ultimate dito ni Yue. Ngayon, bababa sa 21k yung buhay ng Lord Edward sa may bandang likod. Nag-aabang lamang siya ng right timing habang may ipin dun sa likod. Nether Realm nagamit na rin. Kasabay pa nga ng Benet's Rain sa likod si Edward. Gagamitin niya yung kanyang ultimate. Pero ang buong kubuna ng Blast at Fireclass! Pero yung flickering kokomit ni Sanford para lang mapatay dito si Oheb. Medyo bitin ata sila in terms of kit. Sanford buhay still pa rin. Alive. Benny QT dito pa-snipe-snipe lamang. Bang! Ang sakit! Tumamatay na rin sa pati. Pero flicker! Crucial para sa Blacklist International. At ang Lord na ito ay
mapapasa kamay na nga ba ng Echo? Parang mapapasa kamay sa kanila eh. Para sa kanila na nga ata to. Kasi walang namatay sa kanila. Dumugo lang ng sobra, pero hindi pa rin natuloy. Nakita natin kanina na nakasalubong ni Red JC si Yawi. So napigilan dito nang magtropa ang isa't isa. Pero naging maganda para dito sa Echo dahil sumakto rin naman na nandito si Benny Cutie. And nakita natin na earned the top global 2 during MPL Philippines Season 12. Ito yung tipo na kahit nasa, sabihin natin nasa bench siya during the regular season ay hindi niya hinayaang hindi siya maging matulis. Nag-prepare si Yawi para sa moment na to. And 11 minutes in, hindi pa rin nakaka-kill ang Blacklist International. Oh yeah, kita natin ngayon na even for Echo right now, ang unang binil by the way is yung anti-keras. So yung passive na pang defensive beat. Oh, set up Tyrant's Revenge plus Breaker, Tyrant's Rage din. Pero mahatak si Yawi pabalik. Kaya lang nandun yung pag-ipin ni Cartesi. Kaya lang unti-unti bumababa yung kanyang buhay. Ilalaban na nga ba ito ng Echo, pero under the turret, masyado malalim. Nagamit na rin yung penalty zone, patakas. Pero mapapatay ni Oheb itong si Sanford. Tuloy-tuloy ang bakbakan at dalawa makukuha dito ni Oheb. Make it three pa nga. Isinama pa si Sanji sa laban na yun. At kakasabi ko lang na wala pang kill yung Blacklist, sabi ni Oheb. Ito na kasi. Diretso triple kill para dito kay Oheb. Kaya naman mabilis silang madedepensahan yung Lord. So ito na yung mga laban kung saan positioning ng mga marksman ay super magmamatter. Mm-hmm. And for Echo, yung sa may Medellin kanina, parang mas inop nila na magkaroon ng teamfight rather than taking down the turret. So medyo detrimental yon, kaya hindi nila masyado nakapitalize yung Lord. Kaya naman pwede dumiretso dito ang Blacklist International this time around sa may Medellin. Ang sakit na nga talaga dito ni Benny Cutie. Biruin mo, hindi lang niya na wave clear, nakapag-poke na rin siya. At ayan nga ang kalakasan ng isang Beatrix in this current meta. Looking at the item builds dito, no, may kalamangan pa rin bahagya pero napakaliit na lang ng kalamangan ni Oheb against the Beatrix coming in from Benny Cutie. Ang ganda rin ang pag-priority niya dito ng Malefic Roar kasi alam niya na medyo makukuna talaga yung mga heroes dito ng Echo and kailangan ng pampil, kailangan ng mga pang-sugat sa kunat na meron ang Echo. Ngayon, Cartesi, gusto niya sanang sumilip pero makikita niya yung purple orange buff na wala na. So ngayon, hihinga muli. 46 seconds bago mabuhay yung Luminous na Lord. At ang Echo ngayon, nakakabawi na in terms of map control. Oh, 3.2k Golden. And speaking of map control, kailangan lang talaga nilang paliitin pa na paliitin yung mapa dito ng Blacklist International for them to be able to maintain this lead. So, 30 seconds, meron dito nga Purify si Oheb if ever magkaroon ng teamfight. So, kailangan dito may pumilit na magamit yung kanyang Purify para ma-penetrate yung kanilang positioning. Oh, ang hirap din kasi kapag nahuli si Oheb and nasa trabaho iyon ni Yawi or ni Sanford. In fact, kahit si Sanji ay pwedeng pumunta doon sa backline and steal away crucial ultimates. Pero for Blacklist International, they have to tread carefully. Kailangan nilang antayin na makita si Yawi kasi nag-iinit na rin yung mga setup eh. Ako, speaking of pag-init, ha, Sensui dito ay sisilip. Hindi tumama yung Tyrant's Revenge. Sensui nandun yung taunt. Knockout mula sa Lord. But then again, ang Blacklist at Echo, alam nila yung gagawin nila rito eh. Mag-iingat lamang at kukontrolin kung ano man yung damon na malapit sa kanila. Take note na mas mataas ang level dito ni Cartesi as compared to Sensui. So in terms of retribution damage, mas mataas yung kay Cartesi. So pwede na i-force at meron ring Divine Grave dito sa Sanji by the way. Uy. Nag-engage dito si Sensui. Sanford, okay. Tatama ang penalty zone. Edwards sa may backline, hindi tatama ang Earth Shatter. At kailangan na nga mag-back ng Blacklist International. Yawi ngayon nag-i-stretching, hinahanap si Rene J. Pero iikot lang at babalik muli. Half HP on the Lord at mukhang magkakatuluyan na nga ang labang ito. Labo pa nila, heavy spin, nagamit na nga rin. At kayong Netherrealm, sabayan Netherrealm. Kaya si Benny Cutie nandun sa may bandalikod. Safe na safe yung kanyang pwestuhan. Pero si Rene J hindi. Walang magiging safe dito. Sensui at ang buong kubunan ng Blacklist International na kontrol na nila yung Lord na ito. Pero sino makakuha? Si Sensui ang magwawagi doon sa Lord fight na yun. Pero hindi papayag si Benny. At ang bagyo ay nananalasang muli. Sanford and the Sansan duo ay makakabawi against Blacklist. 3-4-2 naging exchange doon. Pero Lord ay mapupunta sa Blacklist International. Pwedeng makakuha ng mga tori dito ang Orcas. At mukhang pipilitin nga tatan nila ang mid lane. At de-depensa dito si Yui at Sensui. Kailangan lang maging maingat dito ng positioning ni Benny Cutie for them to be able to secure a turret sa may mid lane. Pero si Yui nandun pa rin para dumepensa
si Sanford though ay pwedeng mahaltak if ever. So alis na lang muna at aantayin na medyo lumalim pa yung Lord. By the way, ang taas na talaga ng damage dito ni Oheb. Mm-hmm. Dalawang beses pa lang siyang napapatay at lahat ng kills ng Blacklist International ay sa kanya kamay. But for Echo, they are at the lead at 2.4k. So it's a matter of synchronization of skills. Parang yun nagiging strength nila eh. Panagpatong-patong dito kung sino nga gusto ilayo with a heavy spin. Kung magiging maganda ba yung penalty zone and even the Tyrant's Rage. Maganda naging depensa ng Echo. Konti lamang ang mga toreng nakuha ng Blacklist pero mukhang makakadalawa sila. Suwi na sa may bandang harap at kailangan na nga mag-back ng Blacklist. So far, 1,000, almost a 2K gold lead for Echo at nagmamatter pa rin naman ito. Hinihintay lamang natin kung makakakuha pa ba ng mga extra na tore dito ang Blacklist. And that's it. Siguro tatlong tore ang kanilang nakuha. Oh, naging magandang trade for them again because of that Lord Steel. Sinabi natin kanina dalawang beses pala namamatay si Oheb pero si Benny Cutie hindi pa pala na-take down na dito ng Blacklist International. Yan na nagkakabilihan na ng mga defensive items. Renny Jace has the immortality and for Sanford naman dito kakabuild niya lang din ng Antikiraz. So for this type of item para dito sa ating mga sustainable heroes, parang ang pinakakailangan nilang dikitan as much as possible is yung mga marksman. Pero medyo crucial kasi siya pag may nadikitan, kailangan secure the kill against them. Yeah, and maganda dito ha, kumuha na kaagad yung parehas na gold laner natin ng Wind of Nature. Yep. So at least may window pa, or may ano pa rin, no? May pangtakas or pang-iwas pa rin sila if ever man nagustuhin dito ng Echo or ng Blacklist na lumaban. Pero again, 2.5k gold lead para sa Echo at medyo mahaba-haba pa naman eh. 40 seconds para dun sa next na Lord. At pwede pang mag-flow ang magkabilang kupunan. Matagal pa talaga to kasi parang nag-aabangan nga lang sila. No? Pareha silang nag-aabang sa sunod na objective, just making sure na nakukuha nila ang kanilang mga buff, ang kanilang mga wave. Inaayos na nila at pinaprepare na dahil wala pa namang bumabagsak na inhibitor turret in this game. 17 minutes in, hindi pa naman Evolved Lord ang lalabas na susunod. Pero tumataba yung wave doon sa top lane if you're Echo. Yung mga wave kasi nakita rin natin nung last game ay magmamatter talaga pagdating doon sa mga objectives. Kaya kung mapansin natin, lahat talaga ng or both teams ay as much as possible mag-clear muna ng minion wave. So ito na naman tayo, dumating na tayo sa 17-minute game time. Mamaya, hindi na magmamatter yung gold lead. Kagaya na sinabi ni Omi, it's really more on the immortalities, which by the way, Cartesi has. So pati na rin dito yung availability ng mga spells. So available naman lahat. Take note lahat na to, Oheb uses the Purify. So dapat kung ikaw ang Echo, ayaw mo na tatlong crowd control mo sabay-sabay ay gamitin versus Oheb. Kasi isang Purify lang yon para ma-purify lahat. Conceal play mula kay Yawi. Likod, ito na ba ang inaabangan ng mga Orcas? So hindi niya itutuloy ito. Oheb dito ha, nasa likuran. Sanji, nandun yung kanya mga folks. Napakakunat ni Shinsui sa naging ganap na yung flicker na gamit na ni Benny. So, go signal sana to sa Blacklist International. Pero yung Netherlimb kasi nagamit na rin eh. And yung Snipe, hindi tinamaan dito si Oheb. Renny J ay tinitibayan lamang. Pero papasok na ang kupunan ng Echo. Netherlimb nagamit na yung Flicker at yung penalty zone. Pero ang kupunan ng Echo makakakuha nito ngayon. Sasabog. Oh! At aming pabalik dito si Sanji. San ka pupunta, men? Bumalik ka dito sa amin. 4v5 scenario pero Lord ay mapupunta sa kamay ng Echo at makakauwi naman ang apat na Orcas na nananatili. Oh, kailangan no. Pa rin nilang tumipensa sa mga wave. Again, nagsasagutan ang dalawang teams natin pero we really have to comment for Echo, lalo na si Sanford dahil zinone out nga dito si Oheb. Ngayon naman, for Blacklist International, co-comment natin doon is yung Shadow Stampede from UA kasi hindi pwede makuha lang daw ng Echo yung Lord. Kailangan meron din silang bawi para hindi ganun kadali for them to capitalize this Lord. So mukhang sasalubungin ng Blacklist International Lord pero pwede din gumawa ng play ang Echo dito sa may top lane. Abangan natin kung ano nga bang gagawin ng Echo o tutunawin na ba ng Blacklist ang Lord na to. This is an Evolved Lord kaya medyo may kakunatan at napakasakit din yan kasi dere-diretso yan sa kanilang base. Echo right now still holds the gold lead pero 4v5 scenario, kakabuhay lamang ni Sanji at naglalakad pa sa gitna. Mababanatan si Sanford ng bahagya pero may immortality since Sui sa may kanan, pinoprotektahan ng Echo ang kanilang Lord. Kalahati yung buhay ni Sanford dito. Ang magandang proteksyon ang ginagawa ng mga Orcas. Ngayon papasok ang kupunan ng Echo, nandun yung Beres Rage. Matutunaw ng mabilis yung Luminous Lord na iyon. Punta kagad sa gitna. Pero yung bottom lane, medyo kumpulan at may posibilidad na babasag ito. And there you go, nabasag na nga ng Echo.
And Blacklist International, masasabi natin na maganda depensa pa rin ang kanilang pinakita. Ang kapalang naming new wave though dun sa may bottom lane na parang same na ginawa ng Blacklist kanina ng game number 2. And kumapansin natin para dito sa side ng Echo, yes, meron ng dalawang immortality for both Sanford and Yawi. Kumapansin na din natin also yung dalawang hero players na binanggit natin, parang tinatapon na lang nila yung sarili nila dito kay Uhoy para mapigilan lang konti yung kanyang pinaka-range pagdating doon sa worldy at para hindi mapunta doon sa area ng teamfight. Now for Blacklist, again, parang ang hirap mo na naman targetin si Uwe at saka si Oheb. Eh. Para lagi magkadikit, tas if ever meron na naman dito ng Circling Eagle and even Guiding Wind from Rene J. So, ano na to? Pagdating sa brushes, kailangan din maging maingat pagdating doon sa mga pag-face check. 3.5 gold lead for the side of Echo. Kailangan nga mag-ingat ng face check for both squads. Pero si Yawi ata mag-face check. May magandang angulo pero hindi niya kasi alam yun. Kinancel niya sa ngayon at si Yawi ay nakita na nahanap si Owe pero may Fury. Nagamit yung Fury pero sa likod. Nandun yung heavy spin. Nandun naman napitawan na nga rin. Very sorry, wala kay Very Cutie at sa likod. Libre preheat na naman dito si Benny at si Edwin ay papasok din. Since Uwe sasalubong double kill para kay Sanji at si Sanford ay makakabawi. The Sansa duo bagsak ang apat para sa Blacklist International. 2v5 scenario. Oh no. Echo ngayon one step away. Oh no. From securing the first game na kailangan nila in this reverse sweep. And the ball na ba? And the ball na ba? Ang taas ang death timer ha. Ang taas ang death timer dito. Ngayon yung flicker and penalty zone. At si Benny Cutie, isa na lang ang kanyang nakikita. At ang Torion, may extend pa ang set.